Sa buhay ng tao, maraming tanong. Bakit ganito? Ba't ganun? Pero sa kusina, iisa lang ang tanong ng bayan. Masarap ba? Make it Laureate ang sigaw ng bayan at posible yan with Silver Swan. Magandang umaga, ako si Chef Wado at samahan niyo ako to transform your everyday meals into festive Laureate style dishes. At dahil malapit na ang Chinese New Year, pabayaan niyo akong batiin ang ating Chinese community ng Xinyan Kuala. Kaya naman samahan niyo ako mga ka-Laureate and let's discover the festive flavors hatid sa atin ni Silver Swan Laureate Chinese Soy Sauce. Wow! In order ba talaga to? Niluto to? Yan! Sige, pero kain. Wow! 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 Kanin is life tayo, kaya naman gagawa tayo ng isang napakasarap na Yang Chow Fried Rice. So tara, simulan na natin. First, sisindihan natin yung apoy. So tayo mga Pinoy, syempre, sanay na sanay tayo magsanga or gumawa ng fried rice. At saka yung Chinese version natin na Yang Chow, ang gagamitin natin is bahaw or yung day-old rice. Ready tayo dyan, meron tayong 6 cups ng ating bahaw. So, lagay lang tayo ng oil. Chopped garlic, maglalagay tayo. Yun, no? So, pag naamoy na natin, nababango na siya, we can put in our shrimp. Yung shrimp natin is already deveined, natanggalan na natin yung skin. So, kung meron tayong mga tira niyang ham noong New Year, this is the perfect way to use them. We're gonna add a bit of color by adding some mixed vegetables. So, pwede tayong gumamit ng carrots, corn, tsaka green peas. So, we'll just give it a good stir. Ayan. So, ang gusto lang natin dito is mag-bright orange yung mga shrimps natin. Isa-set aside lang natin yung ating shrimp. So, ito yung parang pinaka-meat nung Yang Chow fried rice natin. So, we're gonna use the same pan. Gagamitin natin. Dito na tayo magluluto ng kanin. So, we're gonna add a little bit of oil ulit. So, huwag kayo matakot gumamit ng oil. Kaya nga siya tinawag na fried rice eh, kasi piniprito talaga natin yung kanin. So, sa pamamahay na to, hindi tayo malulumaan ng kanin kasi ginagawa natin siyang fried rice. Igilid lang natin siya ng ganyan, konti. Tapos dito sa other side, lulutuin natin yung egg natin. The reason why gusto natin siyang maluto muna ng konti, para pag hinalo natin sa fried rice, visible or kitang-kita natin yung bits ng scrambled egg. So ngayon, we're gonna add our seasoning. So maglalagay tayo ng konting white sugar. Kasi tayo mga Asians, di ba, gusto natin medyo may hint of sweetness yung ating mga dishes. And syempre, gagamitin natin siya ng wow sarap. So, hindi na tayo maglalagay ng salt, pepper. So, wow sarap pa lang. Okay na tayo. And then, of course, sa tulong ni Silver Swan Laureate Chinese Soy Sauce, mabibigyan ng authentic Chinese flavor ang ating Yang Chow Fried Rice. So, meron tayong different variants. So, we have the Chinese Light Soy Sauce. So, ang mga light soy sauce, usually ginagamit natin siya for mga fried rice para rin maritingin natin yung bright yellow color natin. But at the same time, nandun pa rin yung umami ng ating Chinese soy sauce. So, lagay tayo dito. So, ngayon na medyo naluluto na rin yung ano natin, halong-halo na yung ating Silver Swan Laureate Chinese soy sauce. Pantay na yung kulay niya. Now, we can add our shrimp. Yung mga shrimp and ham na ginawa natin kanina. So, lagay lang natin siya. Wow! Look at that! So, kung meron kayong mga bisita sa bahay, imagine nyo, in less than 5 minutes, nakakreate tayo ng very restaurant-grade na Yang Chow fried rice. At para rin meron siyang distinct Asian flavor, maglalagay tayo ng konting sesame oil. At para rin mas fresh yung ating Yang Chow fried rice, we're gonna add some spring onions. Ano yun na yun? That's it! Bango! Naku mga ka-Laureate, nakita nyo kung gaano kadali at kasimple gumawa ng Yang Chow fried rice. Yan! So, ready tayo syempre. Look at the color. Hindi mo mabibili yan kung saan-saan, di ba? So, yung ginamit natin ng light soy sauce, na-retain natin yung color ng ham, ng carrots, ng peas, syempre, tsaka ng shrimp. So, tingnan natin muna yung kanin lang. Yan. Tikim. Tikim, pero kain. Grabe. Ito yung mga kanin na hindi mo na kailangan ng ulam kasi kompleto na. Wow. Wow! Kaya naman, ilabas nyo lang inyong tinatagong galing sa kusina at hashtag Make It Laureate sa inyong mga tahanan. Pero syempre, hindi dito natatapos ang laban dahil hindi naman ako yung talagang titikim eh. First time dito sa show, lalabas siya. Yan na. Tawagin na natin, masarap ba? Pasok! Okay, visually, it looks very festive, very, very appetizing, and parang restaurant. Ano, in order ba talaga to? Niluto to? Yung totoo, chef? Okay, pagdating naman sa aroma, parang, ang bango, in fairness. Naamoy ko yung smokiness niya. Para siyang niluto sa wok, pero alam ko, home cooking ito eh. So, very impressive so far. Itikemize na natin siya para mahusgahan. Okay, this is it. Very ma-umami, oh my God.
Alam mo, mukhang simple pero ang sarap niya. Nandun lahat ng gusto mong, wow. Parang gusto ko itong gawin sa bahay. Actually, it's a meal on its own. So, ang verdict ko dito, yes, masarap siya. Ayaw nyo talaga mapakita, ha? Pero okay lang yan. At least certified masarap ang ating Yang Chow Fried Rice. Siyempre, sa tulong yan ni Silver Swan Loria Chinese Soy Sauce. Oh, sandali. Nabitin ba kayo? Huwag kayong mag-alala dahil marami pa tayong mga dishes na lulutuin at mas pasasarapin sa tulong siyempre ni Silver Swan Loria Chinese Soy Sauce. Kaya magkita-kita ulit tayo. Ako si Chef Wado. At ako si Masarap Ba? At ang hatol sa ating Yang Chow Fried Rice? Masarap!